Kamusta kayo lahat? At sanay? Nasa mabuti kayong kalagayan. At yan lagi ang hiling ko sa atin lahat. Natatandaan niyo pa ba mga kasama? Itong Hacienda de la Vega. Kung saan? Napakaraming magandang nangyari. Simula nang makilala itong ating Hacienda. At dito nag-umpisa kung paano ko nakilala ang aking isang naging matalik na kaibigan na si Francis Leo Marcos, na nagbigay sa akin ng 100 kamambigas na pinamigay ko dito sa Hacienda de la Vega, dito sa aming village. Pero kamusta na nga ba ang aking kaibigan? Nung huli kami nag-usap, mga kasama, sinasabi niya sa akin nasa mabuti daw siyang kalagayan. At huwag daw ako mag-alala. Pero hindi naman ako naniniwala sa kanya. Alam ko naman na nahirap na siya. Kaya sana tulungan niyo ako at samahan niyo ako na ipanalangin itong ating kaibigan na malampasan ang kanyang mga pinagdadaanan. Paring panyero, Francis Leo Marcos, ingat ka palagi. At sana pag napanood mo itong video na to, mapaligaya kita, mapangiti katulad ng una. At ngayon mga kasama, kaya ko na itanong sa inyo kung naalala niyo itong Hacienda de la Vega. Dahil ito na siguro ang tamang panahon para sabihin ko sa inyo na ako nagpapaalam na dito sa ating Hacienda. At hahanap ako ng lugar kung saan man na pwedeng ilipat natin itong ating Hacienda de la Vega. Dahil sa dami na nagandang magagandang nangyari dito sa Hacienda ito, ay pagpapatuloy natin ang pagpapasaya at pagpapaligaya sa mga tao. At kung natatanda nyo, sinabi ko rin nung araw na kung nakikita nyo lahat itong napakalawak na lupain dito, tumaladong hanggang dito. Sinabi ko lang, hindi akin yan. Ito mga jeep na to, nakita nyo to, mga nakaparado sa sakyan. Sinabi ko rin noon, hindi akin yan. At ito, balikan natin sa mga nagtatanong kung ano daw nangyari sa aking pinakapaborito dahil kasi isang sasakyan. Nung araw, sinabi ko ito, itong sasakyan ito ay nakasangla. Nung araw yon, dahil ngayon, hindi na siya umaandar. Kawawa naman, nakasangla na, hindi pa umaandar. Hindi ko pinagagamit eh. Saan ba naman ako magpupunta? Busy ako dito sa ating Hacienda. Kaya dyan ka lang, stay put ka lang. Kasama naman kasi paglipat eh. At ngayon mga kasama, bilang pagpapalam dito sa Hacienda de la Vega, magpapalam din tayo dito sa aking mga kabilage dito sa Hacienda de la Vega. Halika, samahan niyo ako nang matanaw niyo ang aking mga kababayan, kabarangay, dito sa Hacienda de la Vega Village. Halika, samahan niyo ako. Halika, samahan niyo ako dito sa akin nga Hacienda de la Vega Village. Sabi ko sa inyo noon, ito ang aming Hacienda. Napakahabang Hacienda. One way nga lang. At itong village namin, mabuti ito ang Bicol. Tingnan nyo! Meron pa dito. Sa banda ko naman, makikita nyo, yan ang aking mga kabarangay. Kamay! Yan. At ngayon mga kasama, ito nga si Hacienda. Kaya pansamantala lang ako nalilisan sa lugar na ito. Sabi ko nga sa inyo, hahanap tayo ng ibang Hacienda na pwede nating palawakin pa. Kaya dito sa aking mga kabilage, dito sa Hacienda de la Vega Village, magpapaalam ko sa inyo
Pero tanda nyo, babalik ulit ako dito pagdating ng araw. Saan man ako mabatbad, ay babalik ako sa lugar nito upang kayo naman muli ay aking matulungan o mabutan ng tulong. Dahil mahal na mahal ko lahat ng mga nakatira dito sa village nito. Ganun pa man mga kasama, eh panalangin nyo na lang na may magandang patungohan ang aking paglipat ng ibang asyenda. At yan naman ay papakita ko sa inyo paglipas ng mga araw. Kaya sabay-bayan nyo ang aking paglipat at pagpunta sa ating magiging bagong asyenda. Kaya Hacienda de la Vega, Hacienda de la Vega Village, hanggang sa muli, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Mga barya, maraming salamat. Maraming salamat at mabuhay kayo lahat. Mabuhay kayo lahat, mga minamahal kong Pilipino.